me Omarjun Estado. We're heading to Boracay Island. I have friends with me to visit Boracay other than with my relatives. These friends of me are very supportive during my showbiz time. They are really my friends. After work, gimmick or lakwatsan with them. Ganun lang ang life namin noon. Simple lang pero masaya. What I like them most, hindi sila yung nanlalait sa baguhan like me. That made us close friends talaga. Together with my youngest sibling, two nieces and two great-grandsons. Kumbaga treat ko ito sa kanila, especially my great-grandson na nagtumikap sa pag-aaral. At nagtapos din si Maxine last year ng 12K kahit sa kabila ng kasagsagan ng pandemic. To my two colleagues in showbiz, I'm returning the kindness that you showed to me when I was a neophyte as an entertainment writer before. Boracay is my first choice kasi pinili kong place for a staycation with them dahil it's my first time to be here in Boracay Island. May konting aberya, sishare lang namin, especially sa booking. Light lang naman pero affected kasi ang little man namin, ang aming apo. Nainip at nainitan at the same time dahil sobrang init din naman doon sa Katiklan Airport, diba? Para may konting awareness to those who will be planning visiting Boracay, especially sa mga first timer na kagaya ko. We make sure all those tickets, especially sa Cebu Pacific, ang airlines namin na may konting bad experience kami na hindi maganda noong papunta kami sa Davao City. 3 times na nag-cancel and super book kami ng advance kasi from January at April pa ang aming flight going to Davao. And the height pa nito that got me pissed off. Tomorrow morning at 5 a.m. flight namin canceled. Take note for that 5 a.m. yan ang pangatlo na feeling ko pinaglalaruan na kami ng Cebu Pacific. Dahil around 9 p.m. kinansila nila 5 a.m. the next day na flight namin. Kaloka talaga. Pero yung tatlong beses, parang hindi na yata maganda at ura-urada pa. Pero papuntang Boracay, ox na ox ang aming flight. Walang cancellation na nangyari. Thank God naman. Gayun din sa accommodation sa La Carmela de Boracay. Feeling ko, follow through na yun. OMG! Hindi namin na-check ng maigi ang land transfer dahil ang isa kong apo ay hindi na-book or kasali ang name niya sa group tour namin. Sana di should have told us right away na magbabayad lang kami. Kumukontak pa sila sa travel guru, yun ang aming agency. Matagal nilang nakontak, hindi nila yata nakakausap. Nung malaman kong babayaran na lang pala, sinabi nila right away para din na mag-escalate ang tantrum ng isa kong apo. 3 years old lamang siya, kaya hindi niya masyadong maintindihan, diba? Why we stuck at that place sa Katiklan Airport? So beautiful people, heads up lang, just make sure every details, especially the ticket and the itinerary if you want to visit that famous beach. Yun lang. However, it's very smooth our travel when we went back home from land transfer to airplane sa Katiklan Airport. By the way, nag-apologize naman ang travel guru sa pamangkin ko dahil siya ang nag-book dito at ibinalik nila ang aming binayaran when we're still in Boracay. Action agad sila. And that's fine. At least alam nila yung mali, di ba? Sinundo na kami ng bus for the second time around going to Katiklan Jelly Port para sumakay ng boat. It takes 15 minutes travel to Manok-Manok Pier, Malay, Boracay at nakaantabay naman din ang van doon para dalhin naman kami sa La Carmela de Boracay. The words you can see here, Sailu ka mo, lipat kayo in Tagalog. Pasok namin sa vicinity ng hotel namin, kapansin-pansin na ang kalsada na ay makitid na, saturated na ang area. Baga. Here we are, La Carmela de Boracay na!
Si Maxine ang nag-fill out ng ibang papers to check in. But assisted lang siya. Kanyang sister. Mahihain kasing batang yan, but she did it naman. Then, may mag-a-assist sa inyo papunta sa kabilang building doon sa kwarto ninyo. So, ito yung entrance. Sa kabila yung office nila, itatawid kayo ng konti. Papasok na kayo dito. So, gagamit kami ng stairs dahil nasa second floor kami. Pero may elevator naman para sa senior citizens like my friend, Char. Sa gabi naman, ganito ang itsura ng kapaligiran ng La Carmela. Itong upuan gagamitin nyo pag gusto ninyong mag-computer dahil dito lang nakakasagap ng Wi-Fi, kakaloka. Wala kasi sa kwarto. Ano ba yan? So possibly, mag-i-edit ako ng video. Kaso lang, ayoko na dahil mainit sa labas. I can focus to edit my videos sa sobrang init. From beachfront, pwede tayong dumaan sa way na ito, going to your room. Or ito, pwede rin. Nandito yung elevator. Tahimik na, gabi na kasi, 12 midnight na. Hindi naman delikado sa gabi, kahit na maglakad-lakad kayo. Oh, totoo nga ang chismis. Paglabas mo from your room, beachfront na, ang ganda. Andyan ang bazaar, restaurants, at ang magagandang view ng La Carmela. Kung ayaw ninyong munang magtampiso sa dagat, meron silang swimming pool na di na namin utilize pa kasi kulang talaga kami sa oras. Itong side ng resto ng La Carmela, free breakfast naman dito. They serve lunch at dinner. Yun lang bayaran ninyo. Free lang ay breakfast, as what I said. At night time, may entertainment sila kagaya nito. Fire dance habang nagdi-dinner kayo. Yan ang hotel ng aming staycation, ang La Carmela de Boracay. Don't get me wrong, beautiful people. Hindi ako na-impress sa La Carmela de Boracay. First impression, last, ika nga, diba? I said so because if we want to relax and stay in the room and watch the TV, you need to call the service to fix it. Ganern, hindi enough ang towel pati ha. Like hand towel, bath towel, face towel sa banyo. Tapos, yung hand towel nila, dirty white na ang kulay. Diyos, kakaloka. Sana palitan naman nila. Kasi you have to expect naman din na tatlo o apat ang guests sa room. So they have to give enough towel. Tapos, yung tatlong bed ay sobrang dikit. As in, gumulong ka papunta sa side or sa paanan para tumayo. Loka ang beauty namin. Okay kasi yung pic sa website nila. May agwat ang bawat bed. Baka may mas magandang room kaysa sa nakuha namin. Ewan ko lang ha. Sa veranda naman ay may table and chairs. Eh, bakit wala sa loob ng room? Big bang sabihin, kuhanin namin yung sa labas para ipasok sa kwarto kung kailangan namin. Cheapest package ba itong nakuha namin? Hindi ko kasi alam kasi ang nag-book sa travel guru ay ang pamangkin. Madalas na kasing nagta-travel kami, lalo't overnight accommodation, but complete ang bedroom sa mga toiletries, sa mga gamit, kahit na ito ay hotel or motel. Kaloka. Regarding toiletries, nako, not really enough. So cheap. Nung gamitin ko yung shampoo para hugasan ng kamay ko, kasi wala akong nakikitang sabon, sobrang love now at parang tubig na bumuo sa kamay ko. Wow, good thing ay na-check ko yun na hindi sinasadya. Otherwise, kung ibinuhos ko sa ulo ko, nako, lalong magsisilagasan ang aking buhok. Wala na akong buhok eh. It's a good thing that the 7-Eleven is nearby to our place and we bought some toiletries. Hay nako. That our experience in La Carmela de Boracay sa Boracay Island. Next time, I'll be checking all the things related to our travel. So what I told to my relatives and friends, just enjoy, chill, and make the most of it while they're there. Ganern. But for me, it's a terrible experience and services that we get. May isa pang issue, first time kong ma-experience nag-iisang susi sa bawat room ng hotel. Sadyang ganyan ba rito? I don't know, enlighten me. Paliwanag nila, go lang daw kami sa cashier or desk nila. And they will open the door for you. Policy daw nila yun. Wow, the nerve. Nabigyan naman kami ng isang susi sa isang kwarto namin, naging dalawa, pero yung isa, iisa lang talaga. Dahil ipinaliwanag kong senior citizens yung dalawa kong kasama at nasa second floor kami. It's hard for
them on their part to go up and down on the stairs para pagbubuksan yung aming kwarto. Diba? Bongga sila. Laban lang Japan, sabi pa ng iba. As everybody knows, at least 2 cases naman in bawat room. Diba? Ganun yun. Regarding food, not an issue naman. The price is affordable, but you can choose your own ayon sa panlasa ninyo. There's a lot of restaurant and fast food. Jerry's Grill is our first resto for our dinner in the first day. Sakto lang lasa pang Pinoy. During sunset time, na-notice namin ito mga bangkang dilayag. Parang parade of boats with different colors of their layag. Ang layag is a large piece of fabric, usually canvas fabric, by means of which wind is used to propel a sailing vessel. So I think they started from station 1 to station 3. Madaming tao nanonood sa dapit hapon na yun. Nag-chill sila sa beach or waiting sa mga parade of boats. Ang iba naman naming kasamahan ay talagang sinulit din naman nila ang staycation sa Boracay Island, especially Maxine, ang mga apo kong sina Liam at Jomar. Nagpa-photoshoot pa sina Max at Omay sa transparent boat that they only pay 150 pesos. Diba, souvenir nila sa famous island na ito. Seeing and watching them happy is an amazing feeling, superb. During night time, we strolled around din naman pero dito lang sa station 2. Hindi na kami umikot sa station 1 and 3. Parang feeling ko babalik ulit kami rito. Sabi pa, bago mag-pandemic, daming visitors dito. Kaya sabi nila, yung mga tindera kasi bumili kami ng mga ibang konting souvenirs na aming nakausap. Kahit matumal ang paninda nila, at least ngayon, meron na rin silang konting income compared sa pandemic noon. Affected talaga sila ng COVID-19. Kung sa bagay, pandaigdig ang problema naman yan. So it's inevitable circumstances yung problem dulot ng COVID-19. Sa umaga o gabi, we observe the police are around the corner to keep the peace and order. Lifesaver, meron din to look around the beach in the daytime or nighttime. Kumbaga, safe guarded sila, lalo na yung mga baguhan or mga turista. For the general information, Boracay Island is one of the islands of the province of Aklan in the center of the Philippines with a land area of about 7 km long and 1 km wide. And the people from local and international are very curious visiting this small island because it's known for its resorts and beaches. There are some interesting things to do in Boracay. First, snorkel and scuba, kiteboarding and windsurfing, hiking, parasailing, helicopter tour, luxury sunset yacht cruise, cliff diving and kayaking, play golf, explore Calibo Iloilo or Bacolod, spa and wellness. Pang mayaman yan.
Isa man sa mga nabanggit ko, hindi ko talaga nagawa, kaya it calls for another visit. Boracay, wait for me, charus. Kidding aside, see you soon, Boracay Island. At alam niyo ba, beautiful people, noong October 15, 2022, ang Boracay is one of the newly crowned 7 natural wonders of the world. Diba, ang galing? At according naman sa latest survey ng conducted by International Traveler Magazine na Conte Nast Traveler, na ang Boracay remained the best island in the world. Sosyal. Tinawag pala ng party island ang Boracay. Ito pala ang nickname niya dahil sa bustling nightlife na nangyayari rito. I've just read that Boracay gets its name came from an alternative meaning of Borac means bubbles and Bukay means white. Salitang Ilonggo yan. Kaya ang combination ng words ng Burak means bubble at Bukay means puti. Kaya naging Boracay na kalaunan ay naging Boracay. Kaya lang ang Burak na bubbles ay ngayon ay meron ng green algae. Char! Look at that. As I noticed, everybody's enjoying the short vacation here in Boracay Island, Philippines. Now, heading home. This time, smooth na ang aming travel from land to sea and sea to airplane. Bumawi na rin ang travel guru agency sa amin. Beautiful people, I do hope you get some pointers here when you have a plan to visit the popular island. Thank you for watching. God bless us all. I love you all. But don't forget to subscribe, share, like, comments, and press the bell icon to notify some new videos. Bye for now.